lang, tawagin natin ang ating contender from Metro Manila, si Armand Mandapat. Yeah. Hello, Sir Armand. Sir Armand, ano lang, happy hey! Lang eh, no? Hello po sa inyo. Hello po. Kamusta po ang pakiramdam? Ay, eto, magkahalong nervyos at kaba, ganun pa rin po. Saan ba? Saan po kayo sa Metro Manila? Taga Parañaque po ako. Sa malapit po kami sa Moonwalk San Agustin Village. Sayo wala si Don Chang. Taga doon si Don Chang sa Parañaque. Saan yan? Moonwalk? Moonwalk. Naglalakad po yung moon dyan? Hindi. Taga doon si Michael Jackson. Ano po pinagkakaabalahan ni Kuya Arman? Ako po ay isang guru po sa musika. Wow! Anong skwelaan po ba ito? Sacred Heart School Parañaque. Ah, Sacred Heart. Sacre. Maganda yung school na yan. Dati nag-aaral ako sa Sacre, sa ano naman, La Loma. Ay, La Loma. Ayun, wala lang po. Share ko lang. Parehas, Sacred Heart pa rin. Ilang years na po kayong guro ng musika? Actually, 8 years ko sa pagtuturo sa elementary. Elementary po. Ano-ano pong mga parte ng subject ng musika ang tinuturo ninyo? Actually, more sa elementary, basic fundamental of theories. Then, meron silang singing, notes reading, and kung paano magkumanta ng tama. Paano? Okay. Paano nga ba ang pagkanta ng tama? Siyempre. Kailangan una ilalagay mo sa puso. Sa puso. Okay, then kung wala pangalawa, kong puso, paano po yung mga... Sorry. Sa puso, tapos? Siyempre, isipin mo, kailangan memorize mo yung song. Mm-hmm. Then, isa, higit sa lahat, yung kailangan nasa tono yung boses mo. Nasa tono. Kuya Arman, meron po ba kayo ng mga parang repeat after me, yung kakanta ka, tapos kakanta siya, eyo! Mga gano'n. Pero parang gano'n ba? Opo. Pero kayo po bilang guro, ano po yung sa inyo mas importante? Yung isang mga awit o yung tinuturuan nyo na dama sa puso o yung masyadong technical po na mga awit pero walang puso? Siyempre. Napakahirap ng tangan mo, sir. Ano po, siyempre, yung mga awit na nadarama yung kanyang kinakanta. Totoo. Kasi hindi talaga naiiwasan yung mga imperfections, lalo na pag live. Tama yun. Imperfections. Pero kayo po ba, ano po bang style ng pagtuturo ninyo sa mga estudyante? Depende sa edad nila. Kunwari sa bata, kaya sa matanda. Paano po yung style of teaching ninyo? Actually, sa umpisa, nag-vocalization muna kami. Then after vocalization, mag-introduce ako ng bagong lesson na may kasamang singing, kakanta. Wow. Okay, then hanggang habang kumakanta sila, nandun, kasama dun yung lesson namin. Kino-coach nyo na po. Pero speaking of ano, yung ganun yung pag-introduce nyo, pero kayo as a teacher, ano pong klaseng teacher kayo? Kayo po ba'y medyo terror? O kayo po ba'y medyo strict naman, masyadong... Chill. Kailangan kasi pag sa elementary, lagi ka nakangiti. Oh. Para maganda rin yung mood ng mga bata. Kasi pag pasok mo pa lang, makita na sa'yo, teacher ka, yung mukha mo nakasimangusan. Matatakot sila. Yes. Pero sa'yo, hindi naman maiiwasan na medyo talagang may mga makukulit. So, paano nyo po i-handle yun? Hindi naman po. Totoo naman po yun. Pero, kailangan mo lang talaga ng mahaba ang pasensya. Pero, paano po pag kunwari, yung bata ay sintunado, paano nyo po sila sinasabihan na hindi sila masasaktan? Okay. Sabi ko sa kanila, pagka medyo out of tune ka, pwede tayong mag one-on-one para maituro ko sa iyo yung tamang hakbang kung para hindi ka ma-out of tune kahit pa paano. Para matutukan niyo po talaga. Yung Doremi, isa-isayin ko yan. Doremi, Fasol, hanggang sa makuha na ng boses nila yung eksaktong scale ng Doremi. Ito po kasi si Makoy, gusto po talagang kumanta. Sino pong Makoy? Ito po si Makoy. Si Makoy po. Pwede po bang turuan niyo po siya kung paan? Sample lang po ng voice lesson ninyo. Paano ba? Okay, una, one notation lang muna. Okay? Mamimima mo. Mamimima mo. Isang tone lang. Ako pa talaga, pausa ko. Isang tone. Mamimima. Pausa ko. O si Nico daw, si Nico pala. Si Nico din. Yun. Pero pag ganyan, kapag medyo sa umpisa kasi hindi nila kagad
medyo, oh, hindi na ako. Ulit-ulitin talaga yun. Opo. Sanayin lang po yung sarili. Kung baga hindi na kukuha ng isahan. Oh. Sabi po nila may binubuksan daw sa loob. Tama po ba? Yung vocal cords. Oh, vocal cords. Oh. Sini ko may tanong. Ay, oh, dahil diba? Po bilang guru po kayo, pabor yes. Po ba kayo na tanggalin po yung bridge natin? Anong bridge? Hindi, hindi. Bridge? Yung Pilipino la subject sa elementary. Po. Wow. Ah, hindi. Kasi sa college, sa college. Kailangan natin yun eh. Kahit, kasi tayo, kahit na Pilipino tayo or tayo Tagalog, minsan hindi pa natin naiintindihan yung mga malalalim na salita. Kaya dapat eh, mag-aral pa tayo. Ha? Masaliksik natin kung ano yung napakalalim na salita ng Tagalog. Kasi marami pa tayong mga salita na hindi pa rin natin naiintindihan sa Tagalog. Para sa inyo po ba, ano ba yung dapat na solusyon para dyan? Hindi dapat alisin ang asignaturang Pilipino. Kuya Arman, sa tingin nyo, anong mas mahirap ituro? Yung technique ng pagkakanta o yung nalalagyan ng emosyon at ng puso yung pagkakanta? Ganda na siya. Kasi ang kanta, madali lang matutunan yan. Ibig sabihin, pakinggan mo lang ng pakinggan, ma-memorize yan ng tenga mo at makakanta mo siya. Kaya mo siyang kantahin, pero hindi, kumbaga, walang puso. Hindi or walang buhay. I mean, makakanta mo siya, pero hindi ganun epekto sa mga makikinig. Mm-hmm. Oh, kasi mahirap yung kumanta na hindi nararamdaman eh. Pero kung mas mahirap ituro yung emotion. Yung feelings talaga. Pero Kuya Arman, we see that you're so inspired teaching all your students how to sing. Pero kayo po, what or who inspired you to become a teacher in the first place? Siyempre yung mga bata. Ang mga bata ang inspirasyon. Kailangan yun ang una mong laging iisipin na mahubog mo sila, siyempre sa magandang ugali, at sa pagkanta. Kasi ang pagkanta, isang gawain ito na nakakasaya. Tama po. Ganda, ganda. Hindi ka talaga, hindi mawawala ang pagkanta sa mga bata. Kasi pero, lahat, yan ang impluensya eh. Kahit saan maririnig mo, music. Music. Totoo. Tama. Kuya Arman, ikaw po, nandito ka na po sa Tawag ng Tangkana. Ano po bang pinaglalaban ninyo? Okay. Ang pinaglalaban ko, una, may bahagi ko or may pakita ko yung talento ko sa pag-awit. Okay, syempre, pangalawa, kung papalarin na manalo, ito yung daan para maiangat ko yung pamilya ko. Kilala natin ang pangalawang contender na from Luzon, si Kay Pablo! Hi, Kay! Ito nga, Kay! Wala pa yun. Taas ng energy mo, Nico, bigla. Oh, hi, Kay. Okay, sit down properly. Hello! Hello, Pablo. Hello, Kay. Hi, Kay. Hello. Hi, Kay. Hi, Kay. Taga saan ka, Kay, sa Luzon? From Gerona, Tarlac. Tarlac. Magkano daw ang pamasahe mula ABS? Hey, Kay, maraming bang nagsasabi sa'yo, nakamukha mo si Andrea Brillantes. Oo, madami. Ayun nga, no? May hawi, kasi kasama namin sa Katena. Kasama namin sa Katena ng Ginto pagkatapos ng show. Season 23. Ilan taon ka na ba, Kay? 23. Oh, tama, oh. 23. Sakto, ha? Ano pinagkakaabalahan ni Kay? Ngayon, nag-freelance model ako. Mm-hmm. And nag-extra din ako sa mga teleserye. Uy, ano yung singer huli mo? Na din. Ha? Ano yung huli mong pinag-teleseryehan? Ah, huli ko, ang Provinciano. Ang Provinciano? Ooh, saan doon? Ano, sa ano, sa may pool kami, mga nakatupis. Ba't hindi ako doon nilagay? Ba't sa baseto ko? may speaking lines ka ba kapag nag-guest ka? Meron naman. Meron. Ilang years ka nang nag-extra? 4 years. Nagta-talent, oo. Talent. Ano-ano pa bang mga serye yung napasukan mo? Aside sa Ang Provinciano, Home Sweetie Home, Princess in the Palace, A Love to Last, ano pa ba? One Happy Love Story. And yung last, yung nabigyan ako ng big break sa Nepal. Nepal? Isa ako sa ano, sa... Ikaw ba yung, like, I Can See Your Voice triangle. Ka ba? Oo, I Can See Your Voice. Sabi ko isa na ako sa Love Triangle, actor and actress. So, matanong ko lang, bakit ka nag-extra sa mga... Hindi naman extra, as talent talaga. Talent. Dahil ba sa trabaho o ito yung stepping stone mo para makapasok sa showbiz?
Well, oo, isa na rin yon dahil din sa trabaho and stepping stone na rin. Oh. Nabanggit mo yung sa Nepal. Paano ka nakast dun sa naging gig mo sa Nepal? Yung mga taga-Nepal na director, mm-hmm. pumunta dito sa Pinas para magpag-OC or screening. Castings. Oo, castings. Mm-hmm. So, ako yung napili nila. Wow! Parang total performer ka, no? May singing, may dancing, may modeling, may acting. Ito ba ay talagang ginawa mong dream sa career mo na gusto mong maging performer sa showbiz? Oo naman. It's a part. At saka yung pagiging singer ko kasi, yung pagkanta ko, nakuha ko din sa side ng father ko and sa mama ko. Namana talaga. Oo, kumakanta din sila. Professionally? Hindi. Occasionally. Pag mga celebrations. Okay, hindi mo ba na-try sumali sa mga beauty pageants? Kasi may height siya. Oo, pwede sa Bilibining Pilipinas. May height siya. Na-try ko before national pageant ako sa Miss Global Philippines. Ay, wow! And yung last ko, Miss Tourism Pagod Food 2017. Nag-first runner-up ako and maraming awards. Ayun. Kung papapiliin ka, anong pipiliin mo? Singing, acting, pageant? Saan yung pinaka-gusto mo sa lahat? Yung singing talaga. Kasi yun talaga yung gusto ko eh. Mm-hmm. Doon talaga ako magaling. At saka sabi mo sa family nyo talaga, lahi talaga nyo magkanta. Lahi kasi namin, diabetes. Iba yun. Makwento mo naman sa amin, paano ka nasalin I Can See Your Voice? Nakasali ako ng I Can See Your Voice. Meron kasi nangungulit sa akin na friend ko talaga. Sabi niya, sumali ka ng I Can See Your Voice, malay mo manalo ka. So ako, dinededma ko lang nung una. Tapos nung medyo nagkaroon ako ng time kasi maraming akong events or work, ganun. So, ano pangalan mo dun sa I Can See Your Voice? Film A. Santos. Film A. Nakapang Nepali costume ako. Wow! So yun na nga, trinay kong sumali, nag-audition ako. So yun. Nakapasok. Yun. And nagpapasalamat ako kay Miss Imelda Papin dahil ako yung napili niya. Kung hindi dahil sa kanya, or kung hindi dahil sa kanya or sa I Can See Your Voice, hindi ako mapapasok sa tawag ng tanghali. Hindi, kung maganda talaga ang boses mo kahit mag-audition ka talaga. Pero tanong ko lang, sa I Can See Your Voice yung audition, pero nag-try ka din ba na mismo sa TNT mag-audition ka? Mag-audition pa lang sana. Sana. Nauna lang yung I Can See Your Voice. Nauna lang yung I Can See Your Voice. Since marami kang talents, ano yung una mong naisipang pasukin? Ito ba yung pag-modeling, pagkanta, or pag-arte? Pagkanta talaga. Pagkanta talaga. First love. Pagkanta talaga. Ilang taon ka ba nung nagsimula kang kumanta? Siguro mga ano ko. 7 years old. Bata pa. 7 to 9 years old. Ano yun? Paano na-discover na that time, may talent ka pala sa singing? Before kasi, sa Cagayan Valley talaga kami nag-i-stay. So, nag-decide yung mama ko and papa ko na umuwi sa Tarlac kasi taga doon yung mama ko eh. Tapos, meron kaming sari-sari store, may video okay kami. Tapos, di ba kasi sa probinsya, may mga perya-perya. So, sabi ko sa mama ko, Ma, sabi ko, pingi ako 5 piso. Bakit? Kakanta ako dun sa perya, dun sa, ano, sa videoke. Sabi niya, hindi ka marunong kumanta. Hindi, marunong ako kumanta. Tapos nung pinakinggan niya mismo sa videoke namin, kinanta ko yung To Love You More. Nagulat siya. Tapos hanggang sa may mga nag-invite na ng mga tao, kinukulit talaga ako na sumali ako ng contest. Unang sali ko, nanalo ko. Wow! Tapos doon na nag-start. Ilang taon ba ako noon? Mga grade 4, grade 5? Mga 10 or 9 years old, mga ganun. Ang galing nung ampuhunan mo lang, 5 piso. Tapos ngayon, kasi ako, yung 5 piso kong hiningi sa color game ko pinuhunan eh. Ay, hindi ka nanalo. Wala nanalo. Dapat pala sa video. So, mga singing contest talaga sinalihan mo? Singing contest. After noon, aral ka ba ng singing, vocal workshop? No. Yung mama ko lang talaga nagtuturo sa akin. Pinapakinggan niya kung may mali, ganito gawin mo, ganyan. Ganun lang. Mama ko lang. Sa banda naman, nakapag-try ka bang magbanda? Yes. High school pa lang ako, working student na talaga ako. Nakakatulong na ako sa family ko. Pero kung papapiliin ka, kung magkakaroon ka ng album o teleserye, ano pipiliin mo? Album talaga. Album. Yung pagkanta ko talaga. Kahit bida ka sa teleserye? Kahit si Nico yung didigman?
Siyempre, kung may chance, why not, why diba? Not? Yung pagkanta ko nandito lang naman, hindi naman maagaw ng iba. Oh, that's true. Pwede yung pagsamayin, diba? Speaking of, kung salibawang mabibigyan ka ng serye, sino or meron ka bang nasa isip na gusto maging leading man? Leading man? Oo. Leading man, gusto ko si Jericho Rosales. Bakit? Uy, sahalik yan na. Naku, sino pa? Sino pa? Wag nang ipilit ang sarili nito. Di ba ka lang makachamba? Ah, sino? Di ba isa lang? Jericho. Yung dream role mo naman, kung bibigyan ka ng isang karakter sa isang pelikula, anong gusto mong maging? Gusto ko maging kontrabida. Kasi sabi nila sa akin, bagay ko daw maging kontrabida kasi antaray daw ng mukha ko. First impression nila sa akin, mataray daw ako eh. So, ayun. Kung kahit ano naman, ibigay sa akin ng management, tatanggapin ko. Totoo. Pwedeng sweet at saka kontrabida. Si Andrea Brillantes, nag-sweet girl yun before ngayon. Ngayon, sir. Diba? Si Maya Nadol, diba? Bidang kontrabida. O, diba? Pero eto, nandito ka na sa tawag ng tanga. Sorry guys, ikakat ko na. Stretch ha? Daw, Luke, stretch. Anong pinaglalaban mo at sumali ka dito sa tawag ng tanghalan? Ang ipinaglalaban ko, kaya ako sumali dito sa tawag ng tanghalan, dahil unang-una, tulad nga ng sabi ni Tatay Arman kanina na gusto niyang ibahagi yung pagkanta niya. And syempre, gusto ko rin, balang araw, mabigyan or balang araw, maging sikat ako na singer. Tawagin na natin ang ating third contender for today from Mindanao na si Emily Uy. Isang resbacker. Hello po. Ating resbacker. Oo, naalala ko si Mami Emily. Kamusta po? Okay lang. Opo. Pero eto, nandito kayo resbacker. Naalala nyo, para lang maalala na, maalala ng ating mga madlang Oilers. Kailan po yung huli nyo pong laban? Last, January 2, itong 2017. Year last year, okay. Sino pong nakalaban nyo that time? Ang naalala ko yung pangatlo kong laban, si ano, Panaligan. Si Maria Panaligan po. Sa tingin nyo po, tama po ba ako, naging defending champion po kayo? Yes po. Tatlong beses. Two times lang po. Two times. Pangatlong laban. Natalo po kayo ni Maria. Sa tingin nyo po, bakit po kayo natalo that time? Saan po kayo medyo kinulang nung panahon na yun? Sa tingin nyo po? Siguro, napagod na ako eh. Napagod. Wala nagtulog. Walang tulog. Ngayon po ba, eh, syempre, kung sakasakaling kayo ulit ang maging kampiyon, eh, maging maulit na naman yung walang tulog, prepared na po ba kayo sa sarili nyo ngayon? Handang-handa na po ba? Yes po, yes po. Ayun. Kasi kailangan limang panalo po para makapasok. Kasi limang panalo eh. Sana po. Kakayanin niya. So, eh, tanong ko lang po, napapanood niyo naman po yung defending champion, di ba po? Yes po. Tingin niyo po ba, eh, malakas ang chance ang maagaw niyo po ang Golden Metropono? Ubo nga po kayo. Iwari ko lang po. Basta pagsikapin ko. Pagsisikapan. Kaya yan, syempre. Ano naman pong ginawa ninyong paghanda or pag-ensayo pa nung naghantay kayo bago kayo rumes back ulit para mas gumaling pa yung performance ninyo ngayon? Doon lang sa bahay, kumakanta-kanta, nag-video okay, yun. Nakakatulong yun sa ng boses ko. Ayun, pero ito po, naka-rest back na kayo at rumest back kayo ngayon. Ano pong pinaglalaban nyo at kayo ay rumest back? Ano po bang dahilan ninyo? Siyempre po, gusto kong manalo. Oo. At saka, kung papala rin, masungkit hanggang semifinals. Masungkit yung, siyempre, golden mic. Yes. Totoo yan. Ito naman talaga ang goal ng lahat ng mga sumasali dito eh. Magsungkit ang golden mikropono. At naway, mapagtagumpayan niyo po yan mamaya, Mami Emily. Thank you so much po sa inyo. Nagbabalik ang ating defending champion from Visayas sa si Kevin Ibanez. Sa iyong kumanta ng Jingle Bell kanina ng singing mo to. Jingle Bell Rock kasi yun eh. Wala Jingle Bell. Mr. Aldro, pwede ka? Hindi siya yun. Jingle Bell Rock. Hi, Kevin. Kamusta? Ano pakiramdam? Pangalawang beses mo na ngayon na hawak ang gintong mikropono. Napakasaya po. Overwhelming po yung feeling. Ramdam namin yung saya ko. Hindi nagtitipigyan siya. Nagtitipig lang para sa... Pero isang picture tayo ngayon. Pakita na natin yan. Show and tell. Ayan, tinipid pero punong-puno ng pagmamahal. Pabangin ko po yan. Ha? Sa
sa kanya, ang ganda naman ng lugar. Sa si Palay po, sa Negros. Negros. Uy, ganda ha. Opo, resort. Yeah, resort. Perth. Opo. Gano'ng kalayo yan from parang sa pinaka-city mismo? Like 3.5 hours from Bacolod po. Oh, medyo may kalayuan siya. 3 hours. Oh, 3 hours dito. 3 hours. Oh. Pero kung ganyan namang view din kasi, maganda dyan. Diba? Maganda siya. Worth it na puntahan. Sino-sino yung mga nasa likod mo? Kapatid at pinsan ko. Hi, kay Angel, kay Chaja. Yung pangalan ni Kid, anong pangalan yan? Jaden. 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 Ikaw ba ay, ano, kamusta ka bilang tito? Ikaw ba ay galante? Ikaw ba ay kuripot? Ikaw ba ay, binubully ko yan eh. Ah, snap. Binubully. Ang cute kasi. Oh, bullying tito. Ang cute kasi pag, na, ano, nairita. Yun. Yun. Ano yung mga bagay na yung kinakaasaran niya? Ano ba yun? Like for example, gumagamit siya ng gadget. Tapos ako, oh yun, pipindot din. Example, yung YouTube, ganun. Tapos siya, umiiyak. Oh, pero ang cute niya. Tapos susuntukin niya ako, ganun. Oh, cute lang. Tapos wala. Bawal. Child abuse yun. Pero ayan, maraming salamat sa'yo, Kevin, na way madepensahan mo ang Golden Mike. Thank you.